at talakayan sa DWIZ. Panghimay sa mga isyong pambayan, panayam sa mga personalidad sa likod ng balita, komentaryong umaatikabo, balanse at patas na pananaw sa mga usapin. Ito ang Balita at Talakayan sa DWIZ. Magandang umaga po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po kayo ng Miyerkules, Simbang Baklaran, Midweek. Welcome po sa ating panatuntunan, Balita at Talakayan sa DWIZ. Muli ang inyong likod, J. Martagala. Nagpupugay at bumabati ng isang napakagandang umaga ng Friday! Dapat everyday Friday tayo para laging looking forward, di ba? Para sa ating ano, sa ating mga kailangan gawin, di ba? Eh pagka weekend, pagka Friday lagi tayo excited, di ba? Dapat everyday excited tayo. Yan. At dapat everyday mga kaibigan, eh lagi ho tayong good vibes, sabi nga. Kamusta ko kayo? Sana'y nasa mabuti ko kayong kalagayan. Walang sakit ng katawan, walang lagnat, walang sinat, walang ubo, walang sipon, walang lagnat. At higit sa lahat, walang COVID. Malapit-lapit na ho tayo mga kaibigan ha. Malapit-lapit na ho tayo. Meron na ho tayo nakikita ng liwanag sa dulo ng karimlan, ng kawalan, ng kadidiman. Diba? At yun eh, kahit paano. Malapit na ho, malapit na. At eto na nga mga kaibigan, dako na tayo sa ating balitan. Balita at talakayan sa DWIZ. Narito na mga headlines na binantayan at patuloy na binabantayan ng ating DWIZ News and Information Center. DWIZ! Pinakamababang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa, mas mababa sa 100 na panibagong kaso. Posibleng maitala sa susunod na buwan. DWIZ! 8 sa mga batang edad 5 hanggang 11 na nabakunahan kontra COVID-19 nakaranas ang adverse effects. DWIZ! Magsasailalim sa Metro Manila sa alert level 1 posibleng sa Marso ayon sa Department of Health. DWIZ! Pagsusot ng face mask, hindi na raw kailangan sa huling quarter ng taon. DWIZ! Dry run! Ikakasa sa mga guro para sa nalalapit na halalan. DWIZ! At presyo ng gulay sa mga pamilyan sa Metro Manila tumaas habang isda sa merkado nananatiling mataas. DWIZ! Balita at talakayan sa DWIZ! Alas 6:07 ng umaga. DWIZ! COVID-19 update. Umano na sa 3,641,940 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdagan ng 2,010 na panibagong kaso, 2,010 na panibagong kaso ng virus kung saan nasa sa bimbilang ay nasa 72,305 ang total active cases, 72,305. Batay sa datos ng Department of Health, nasa 3,514,489 na kabuuan bilang ng mga gumaling matapos itong madagdagan ng 6,293. Nadagdagan naman ng 52 ang bilang ng mga nasawi kahit pumalo na sa 55,146 ang kabuang death o ang total death toll ng COVID-19 sa buong bansa. COVID-19 update. Balita at talakayan sa DWIZ. Samantala, fully vaccinated na kontra COVID-19 ang nasa 9 milyong Pilipinong nasa edad 12 hanggang 17. 91,000 naman ang edad 5 hanggang 11 ang may initial shots ng COVID-19 simula noong Valentine's Day, Pebrero 14.
Ayon kay National Task Force Against COVID-19, Chief Implementer Secretary Cardito Galvez Jr., walang dapat ikabahala ang mga magulang sa kanilang mga anak dahil wala pa umanong naiulat na adverse events o malubhang epekto na nasabing age group matapos sa kanilang pagbabakuna. Samantala, naging pahayag ni Health Secretary Francisco Duque III, sinabi nito makatutulong sa mga bata pagbabakuna upang mabigyan daan ang pisikal na klase at maibalik ang pagpapaunlad sa ekonomiya sa kabila ng pandemya. Dahil dito muling hinikayat ni Duque ang mga magulang na samantalahin ang pagkakataon maging ligtas sa kanilang mga anak sa tulong na rin ng libreng bakuna na epektibo at dekalidad para sa bawat isa. Umabot na sa 1.8 milyong Pilipino ang nakatanggap ng bakuna kasunod ng ikatlong National Vaccination Drive ng bansa. Ayon kay Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nangyari ito noong Pebrero 10 hanggang 11 na napalawig hanggang Pebrero 18. Sa bilang na ito, 337,770 na ang nakatanggap ng unang dose, 758,582 ang nakatanggap na ikalawang dose, habang nasa 126,062 ang nakatanggap ng single dose, habang ang 655,914 ang nakatanggap ng booster shots. Batay sa huling tala ay nasa 61 million na Pilipino ang nabakunahan mula sa target na 77 million. Balita at talakayan sa DWIZ. Labing isang sandali makalipas sa ika-anim na umaga. DWIZ! Umabot na sa 148,516 na kabataang libat, edad 5 hanggang 11 nakatanggap ng unang dose ng reformulated Pfizer vaccine. Matay sa datos sa Department of Health o DOH, 8 sa mga ito ang nagkaroon ng non-serious reaction matapos ang pagbabakuna. Umabot naman sa 10.3 milyong kabataan edad 12 hanggang 17 ang nabakunahan kontra COVID-19. Kadalasang problemang kinakaharap sa nasabing bakunahan ay malalayong lugar na kailangan pampuntahan ng mga vaccinators. Balita at talakayan, DWIZ. Umalo na sa 8 ang nakaranas ng adverse effects sa mga batang edad 5 hanggang 11 na nabakunahan kontra COVID-19. Ayon kay Health Undersecretary Mirna Kabutay, mula sa 159,612 na naturukan ng bakuna ay 8 rito ang nakaranas ng masamang epekto. Ilan sa mga nakaranas ng sa mga naranas ng adverse effects sa mga bata ay ang pamamantal sa mga paa at kamay, makating na lamunan, pagsusuka at pananakit ng bahagi ng katawan na naturukan ng bakuna. Dagdag pa ni Kabutahe, mayroong mga payo sa magulang kung paano matutugunan ang naturang epekto. Samantala naihatid naman noong Pebrero 4 hanggang 10 ang una at pangalawang tranches ng 780,000 doses bawat isa, habang ang ikatlong tranche naman ay nasa darating ngayong araw. Balita at talakayan sa DWIZ. 12 minutos makalipas ang ika-anim na umaga. DWIZ. Posibleng ibaba sa alert level 1 ang COVID-19 alert status sa Metro Manila sa unang linggo ng Marso, depende sa antas ng pagsunod ng mga mamamayan at mga establishmento sa Safety Seal Certification Program ng pamahalaan. Ito ang inihayag ni Health Secretary Francisco Duque III, makaraang May tala kahapon ang pinakamababang COVID-19 cases ngayon taon. Ang kay Duque, ia-assess ang Safety Seal Program bukas at aalamin kung paano tumatalima rito ang mga establishmento at ganyan ng public at private sector. Layunin anya nitong matiyak na mayroong napakababa o walang peligrong kaharapin ng mga papasok sa establishmento. Dagdag pa ng kalimit, tinuturing na normal, new normal scenario ang alert level 1 hanggang sa alisin na ang state of public health emergency sa bansa. Kaya man, dapat pa rin pagpatuloy ng publiko ang pagsunod sa minimum public health protocols tulad ng pagsusot ng face mask at pagpapanatili sa physical distancing. Balita at talakayan sa DWIZ. Kaya man, hindi pa handa ang Pilipinas sa isailalim sa alert level 1. Ito ang binigyan din ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na nagsabing dapat anyang pag-aralan
at paghandaan mabuti ang gagawin transition o paglilipat sa alert level 1 sa mga susunod na araw. Batayan niya sa mga eksperto, marami ang kailangang isaalang-alang bago ipatupad ang pinakamababang alert level sa Pilipinas. Ipinapatid pa ni Vergere na sakaling ibaba ang alert level 1, wala nang magiging restriksyon at hindi na pag-uusapan ang capacities dahil ito ang maituturing na new normal sa bansa. Magagunitang mananatili ang Natural Capital Region sa alert level 2 hanggang sa katapusan ng buwang ito. Balita at talakayan sa DWIZ. Posibleng hindi na kailanganin ng pagsusot ang face mask sa huling quarter ng taon. Ito ay ayon kay Vaccine SAR at National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez ay kung tuluyan ng bumaba ang COVID-19 cases matapos ang pandemya. Kung tiyakan niya na ang kaligtasan ng publiko ay maaaring sa pagkatapos ng transition period ng bagong gobyerno ay maaaring nang tanggalin ang mandatory use ng face mask. Pinanalahanan naman ni Galvez ang publiko na hanggat maaari ay mag-double mask lalo na ngayong panahon ng halalan kung saan inasa ng umpukan ng mga tao. Balita at talakayan sa DWIZ. Magkakaroon ng dry run para sa mga guro para sa nalalapit na halalan sa taong ito. Ayon kay Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan, magsasagawa ng simulation o simulation o dry run upang malaman ang mga posibleng pangyayari sa kanilang pagsisilbi sa eleksyon sa Mayo. Bukod anya rito ay nakikipag-ugnayan na rin ang DepEd sa COMELEC para sa mga usapin na may kaugnayan sa pag-upo ng mga guro bilang Board of Election Inspectors. Anya, nais din nila malaman kung ano ang maaaring maging epekto ng pagdaraos sa eleksyon habang may pandemya pa rin sa bansa. Samantala, tiniyak naman ng DepEd na maigpit na ipatutupad ang health and safety protocol sa mismong araw ng halalan. Balita at talakayan sa DWIZ. Samantala, tumaas ang presyo ng gulay sa ilang pamilyan sa Metro Manila. Sa Balintawak Public Market, ang kalabasa ay nagkakahalaga ngayon mula pa sa Kalinga Apayaw o Kalinga sa Apayaw na dating 13 pesos ay 18 pesos na ngayon. Sakaling ibiyahe ito sa Metro Manila, tataas pa ito hanggang 35 hanggang 40 pesos ng kada kilo. Ayon sa ilang mga mamimili, mas kumukunti ang kanilang nabibili sa merkado, bunso na mataas sa presyo ng bilihin. Sinisisi naman ang mga mamimili ang dahilan ng pagtaas ng ilang bilihin ng ilang produkto sa merkado ay bunso na rin ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Balita at talakayan sa DWIZ. Nanatiling mataas ang presyo ng isda. Ay, sus Mario Joseph, sa mga pamilyan. Paano ka magugulay? Paano ka mag-iisda nito? Lagi kang high blood dahil sa mataas ang presyo. Ang kada presyo ng bangus ay nasa 115 to 190 pesos ang kada kilo habang ang tilapia naman ay nasa 120 pesos kada kilo. Ayon sa ilang mga tindero ng isda, hindi maibaba ng mga dealer ang mataas ng presyo ng isda dahil mataas ang singil sa presyo ng mga produktong petrolyo. Dito anya ay dahil dito ay madalang ng mga isda ang mga mamalakaya dahil nalulugi sila sa mataas sa presyo ng krudo na kanilang ginagamit sa pangingisda. Sa buong kapulang Pilipinas, DWIZ! 18 sandali makalipas sa ika-6 na umaga. Balita at talakayan sa DWIZ! 20 minutos makalipas sa ika-6 na umaga. DWIZ! Wala pa ba? Wala pa si Cora? 6:15 tayo, di ba? Oh. Dapat naka-standby na yan. Alas 6:20 na umaga mga kaibigan. DWIZ. Ay, mga kaibigan ha, meron tayong binabantayan din na bukod doon dito sa mga
COVID update natin, bukod dun sa mga presyo ng mga bilihin natin, bukod dun sa ating mga pinagkakabalaan sa halalan, aba, eh bantayan din natin ang ating world security and defense sapagkat meron hong namumuong tensyon ngayon sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. At batay ho sa datos ng Department of Foreign Affairs, so DFA, meron hong humigit kumulang 100,000 na mga Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan ho dyan sa Ukraine. At dahil ho dyan, marami ho tayo mga kababayan din na sabi nga posible hong magiging collateral damage pagsapit ho, o wag naman sana, ano, na pumutok na ang sigalot diyan ho sa pagitan niya ng Ukraine at ng Russia. Dahil nga ulito, bumalik na sa kanilang military base ang ilang Russian troops matapos sa kanilang exercises malapit sa Ukrainian border sa kabila ng bantang pagsakop sa naturang bansa. Nangyari ito matapos ang pulong nina Russian President Vladimir Putin at German Chancellor Olaf Scholz sa Moscow bilang bahagi ng diplomatic negotiations. Wala pang ibinibigay na detalye ang Russian Defense Ministry kung gaano karaming sundalo ang kanilang ipinull out. Hindi naman kumbinsido ang North Atlantic Treaty Organization o NATO at ilang miyembro nito tulad ng UK kung seryoso ang Russia dahil hindi pa naman anila pinababalik sa military base sa mahigit 100,000 Russian troops na nakapalibot sa Ukrainian border. Nanindigan naman si Putin na pababalikin lamang nito ang mga tropa kung hindi aanib ang Ukraine sa NATO, pero kung hindi nito may patutupad ay nagbanta ang Russian President ng nuclear war sa Eastern Europe. Balita at talakayan sa DWIZ. Kailangan natin bantayan to mga kaibigan sapagkat hindi ho biro, no? Hindi ho biro ang sitwasyon sapagkat namumuo ho ang tensyon sa pagitan ho ng dalawang bansa. At ang Ukraine ay suportado ng mga sabi nga yung mga allied forces, no? Meron to mga kaalyadong bansa tulad ng Amerika. At sabi nga, at kung ito ho'y mag-e-escalate at lalala, ay sinasabi ho na ang sigalot na ito ay posible ho'y magbunga at magresulta, wag naman sana, ng sabi nga, panibagong digmaan sa pagitan ho ng Amerika at Russia. Pag nangyari ho yan mga kaibigan, damay ho tayo. Damay tayo dyan, Pilipinas. Bakit? Ang Pilipinas ho ay isa ho sa ituturing na kaalyado ng Amerika. At ang Pilipinas ho ay isang strategikong lugar, no? Pagdating ho sa defense. Kaya nga ho ang Pilipinas nga ho ang nanatiling kaalyado ng Amerika sa buong Asia noong panahon ho ng World War II. Kaya you know, mahirap po 'yun sapagkat tayo ho ang magsisilbing sabi nga takbuhan, no, dito sa ating unang maglaland yung mga tropa ng kano bago pumunta ng Ukraine at ano, dahil dito nandito meron silang unang-una strategic itong lugar na to. Pangalawa, sakasakali man no, naku po, huwag naman sana, ito na yung sinasabing magiging ikatlong digmaang pandaigdig ito pag nagkataon. Hindi naman tayo nananakot, pero ito ho kasi ang sitwasyon . Ito ho ang sitwasyon. At batay ho yan nga sa mga analysis na nga rin ho ng ating mga defense and security experts. Ha? Katulad ni Professor Romel Banlawi, di ba? Sina Professor Clarita Cablo, sila yung mga sina Professor Jose Antonio Custodio. Diba? Sila yung mga defense and military analyst . Pag nakita nila yan, naku na, talagang batay ho sa kanilang pag-analisa, talagang hindi ho biro at kailangan ho talagang bantayan. Sapagkat hindi ho maganda ang climate dahil ang Ukraine minsan na nasakop ng Russia na tumiwalag at ngayon ay sinasakop ulit. Ano ho? Sinasakop ulit ng Russia dito.
Dahil malaking parte ng Europa, yan ho ay parte ng sabi nga Soviet Union noong panahon ni Vladimir Lenin. Sino ba to? Si, di ba? Oo. Tapos si meron pang isa na pinuno ng Russia. Sabi nga nag-expand dito sa Soviet Union. Ito ho'y mula nung mawasak ng Soviet Union yung monarkiya ng Russia. 'Di ba meron yang pelikula yung tinatawag na Last Tsar? Oh, 'di ba? Yung mga tsar ng Russia. So, after nung kasi ay dumaloy na ho ang communism sa Russia at yun na naging dominanteng partido hanggang sa dumating ho ang World War II at hanggang sa hanggang sa talikuran na nga ng Russia ang pagiging komunista at magtayo na ng sariling republika. Yan ho ang pero hanggang sa ngayon ho nananatiling superpower ho ang Russia pagdating sa defense and military capabilities. Nananahimik lang yan, pero kapag yan ang sabi nga sumabak sa gera, ang isang pinakamalaking makababangga dyan ay ang Amerika, na isa ring tinuturing superpower. Ano ho? Huwag natin maliitin, meron pa ho dyan China na nasa gitna, na ngayon ho napakalakas na rin. Kaya ho, pag nangyari ho yan talaga, hindi ho naman sa nananakot kami rito at nagiging alarmista, pero nais ho namin ipabatid sa inyo na kahit paano ho maghanda ho tayo at manalangin. Ano ho na huwag sana matuloy itong mga sabi nga mga pangyayaring ito. Pero ano ho history repeats itself, sabi nga. Sapagkat nung magkaroon ho ng pandemya na 1918, doon ho sumiklab ang World War I kung saan kabilang ho ang Russia at ang Germany at ang Amerika. No? So, yun ho nagkaroon ng mga gera-gera at ang Japan kasama rin ng mga panahon na yun. Kaya ho, hindi ho malabo, sabi nga, the history repeats every 100 years. Hindi natin masabi. Hindi tayo gumagawa ng kuro-kuro, haka-haka. Bumabatay lamang tayo sa kasaysayan. Dahil ang kasaysayan nga, sabi nga, ay nauulit. Kung hindi natin ito pipigilan, talaga mangyayari yung pag-ulit sa kasaysayan. Oras! GWIC! Alas 6:28 na umaga. Balita at talakayan sa GWIC. Alas 6:31 na umaga. GWIC. Ay, ating patuloy na binabantayan na nakikipag-ugnayan na po ang Philippine Overseas Employment Administration o POEA sa Department of Foreign Affairs maging sa Embahada ng Pilipinas sa Ukraine para sa mga Pinoy na posibleng maapektuhan sakaling sumalakay ang Russia. Ayon ho kay POEA Deputy Administrator Bong Plan, hinihintay na lamang ng kanilang ahensyang abiso mula sa DFA at Philippine Embassy kaugnay sa mandatory voluntary repatriations ng 380 overseas Filipino workers o OFW na nandun sa bansa. Matatandaang naglabas ng pahayag si US President Joe Biden na sa kanilang mga kababayan na nasa Ukraine na umalis na sa nasabing bansa upang hindi madamay sa posibleng kaguluhan doon. Ayon naman sa Embahada ng Pilipinas sa Ukraine sa Kyiv, patuloy nila minomonitor ang kalagayan ng mga Pinoy na karamihan ay nakatira sa Kapitolyo na malayo sa eastern border ng Russia kung saan naroon ang sabi nga ay standoff. Nakikipag-ugnayan na rin ang Philippine Embassy para sa repatriation or assistance sa mga Pinoy sa Ukraine sa pakikipagtulungan na rin ng Honorary Consulate General sa Kyiv. Yan ha, medyo sabi nga maghanda po tayo. Wala pong masama kung tayo ho ay maging advance mag-isip, pero mas mabuti na hong handa. Ano ho, kasi hindi ho po pwede na isasapalara natin yung ating kaligtasan dyan na hindi tayo sigurado rin sa kung anong kahihinatnan natin dito sa Pilipinas.
Kaya marami mga kababayan natin ayaw umuwi. Ayaw umuwi. Bakit? Eh, pagdating nga naman dito, anong trabaho, anong gagawin nila rito? Nga. Diba? Wala silang makitang trabaho dito. Kaya ho, yun ho ang, ano, yun ho ang sabi nga, dapat ho nating isaalang-alang, no? Dapat ho nating isaalang-alang sapagkat tayo ho, hindi po pwede na tayo ho, basta na lamang magpumilit, no? Basta na lamang magpumilit na igiit yung ating pagkabuhayan. Pero dapat ho magkaroon din ng intervention ng ating pamahalaan. At si Secretary Teddy Boy Loxin ay talagang kumikilos din naman yan pagdating naman ho sa ano. Yan si Secretary Loxin, si Secretary Teddy Boy. Advance din mag-isip yan. Hindi mo pa naiisip, naiisip niya na. At ngayon ay ginagawa na niya. No? So, dahil dyan mga kaibigan, ay lalayuan muna natin ang paksang yan. Nasa linya ho natin via Zoom. Itong si Attorney Alex Lacson, isa ho sa ating mga senatorial aspirant para sa halalan 2022. Attorney Lacson, magandang umaga po sa inyo. Ah, nagko-connect pa. Attorney Lacson. Balita at talakayan sa DWIZ. Samantala mga kaibigan, naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang korte para pigilan ang Sugar Regulatory Administration sa pag-aangkat ng may 200,000 metriko toneladang asukal simula sa buwan ng Marso. Natanggap na ng SRA sa Quezon City ang kopya ng TRO mula sa Sagay City Regional Trial Court Branch 73 ng Negros Occidental. Ayon kay RTC Branch 73 Executive Judge Reginald Fuentebella, 20 araw epektibo ang TRO habang isasagawa ang writ of preliminary injunction sa Pebrero 24 sa pamamagitan ng video conference. Una lang hiniling ni Rural Sugar Planters Association Incorporated President Joseph Edgar Sarosa sa korte na ipatigil ang planong importasyon ng asukal. Ang RSPAI ay miyembro ng Association of United Sugar Producers Federation o UNIFED kung saan direktor si Sarosa. Iginit ni Sarosa na ang SRA Sugar Order No. 3 ni Administrator Herwin Hildo Serafica ay nagpapahintulod sa pag-angkat sa importasyon ng asukal na magdadala ng matinding pinsala sa sugar industry na ginagupit ng Bagyong Odette. Wala anyang batayan ang naturang kakutusan dahil inamin naman ang mismo ni Serafica na walang dahilan upang magtaas ang presyo lalo't matatag naman ang supply ng asukal sa kabila ng epekto ng bagyo. Ang Negros Occidental ang top sugarcane producing province kung saan 60% ng supply ng asukal sa bansa ay nagmumula rito. Balita at talakayan sa DWIZ. Naglunsad naman ang caravan ang nasa 250 magsasaka sa La Trinidad Benguet laban sa walang tigil na smuggling ng gulay sa Metro Manila, Sus Mari Joseph. Bukod sa mga maggugulay, sumama rin sa protesta ang mga stakeholders mula sa iba't ibang trading area sa naturang bayan. Dismayado ang League of Associations sa La Trinidad Vegetable Trading Post dahil sa kawalang aksyon ng gobyerno sa kanilang panawagan. Igadit naman ang grupo na wala namang subsidiya ang pamahalaan kaya't imposible sila makipagkompetensya sa mas mababang presyo ng mga pusnit na gulay. Dahil anya sa smuggling na apektuhan ng supply at demand sa mga lokal na gulay na nagre-resulta sa patuloy na pagbaba ng presyo nito kaya't nalulugi ang mga vegetable farmer. Balita at talakayan sa DWIZ. Pagka ganyan ho mga kaibigan, paano pa tayo mag-healthy living yan? E di ba, payo ng mga eksperto sa kalusugan ay dapat ho tayong kumain ng prutas, gulay, di ba? Isda. Yung para hangat maaari, maiwasan yung karne. Nasa gayon ho, maging balanse ho doon sa mga kinakain nating karne. Oho. Ang problema, bukang ma-high blood ka lalo dito sa gulay. Bakit? Teka, mahal. Akalain mo, pagka umikot ka rito, Kuyang Winner, mga kaibigan, doon sa mga kilalang grocery store, sa mga kilalang mga mall,
sa mga supermarket, aba, ang presyo ng repolyo, nasa 105 piso kada kilo. Pero pagdating, 105 pesos, yung isang repolyo lang na yun ay bilog. Pagdating mo ng Baguio, makukuha mo ang isang kaparehong laki ng repolyo na yun, 35 pesos. Kita mo ang diferensya? Di ba? Kita mo ang diferensya? Oh, ngayon, nasa linya ho natin, ang director po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Walang dilibang, ating suki rin ito sa ating himpilan. Si Director Eduardo Gongona. Director, maganda umaga po sa inyo. J. Mark Dagala po. Welcome po muli sa DWIZ. Good morning, Sir J. Mark Dagala and sa mga taga-pakinig ng DWIZ. Opo, sa DWIZ po. Opo. DWIZ. Yes, opo. Kamusta ho kayo? At kamusta ho yung ating pagbabantay doon sa supply ng isda natin? At mukhang tuloy na ho ang ating importation, Director. Yes, sir. Matagal na pinag-uusapan na yan. Approved na yung CNA, yung Certificate of Necessity to Import, 60,000 metric tons of fish. Para naman ano mabalanse ang supply ng isda sa ano sa wet market para hindi ito tumataas basta-basta. Ang magbagkos bababa pa yan dahil mayroon yang steady supply ng isda. For now kailangan talaga natin na mag-import dahil nga sa lahat ng figures na tiningnan namin, it suggests na kailangan natin ng additional supply, mag-source out tayo. Otherwise, hulihin natin yung dapat hulihin natin sa dagat ng mga isda at mag-produce tayo ng marami sa aquaculture, di ba? For now, may mga limitations. So, we have to source out para yung mapunuan, steady supply, hindi tumaas yung presyo ng isda, bagkos, bababa pa, hindi maka-apekto sa inflation, masaya yung ating mga consumer kasi may nakikitang isda na accessible, affordable, available. Diba? Maho. Thank you. Okay. Opo, pero ang nakikita hong batay ho doon sa obserbasyon, ano ho, ay mukhang umaaray pa rin yung mga ginang ng tahanan sapagkat nananatili ho mataas ang presyo ng isda sa mga palengke. Ang kinakatwiran ho ng mga dealer, ay mataas daw ang presyo ng gasolina, so kailangan nilang ipataw din yon sa kanilang mga consumer. Yun na nga eh. One of the ano concern ng mga mangingisda natin, open season na ngayon, di ba? Mga major rock grounds natin, except for one. No? One of the concern nila is napakataas ng presyo ng fuel. Kung magagawa lang sana ng BIPAR na pababain yun, no? Ang presyo ng fuel. So, ang magagawa lang talaga ng BIPAR is to see to it na merong steady supply, pleading our fishing vessels to go out to sea at hulihin yung dapat na hulihin natin na isda na kailangan natin sa market and for our industry, gaya ng mga processing plants, canneries, institutional buyers, kailangan lang talaga lumabas sila, no? Kung fuel yung pag-uusapan talaga, kung may magagawa lang kami. Pero, meron kaming plano, no? And I think it will be, planta talaga ng gobyerno yan, eh. Actually, talagang dinirektahan kami na find ways kung paano matutulungan yung ating mga mangisda. And then we came up with the idea and kailangan na ipatupad yun, yung fuel assistance or fuel discounts. Basta lang na ano ang bangka ay naka-register sa boat registration ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and we can come up with that assistance, no, aside from the others na tinutulungan natin yung ating mga isda ma-repair yung kanilang mga bangka kung nasira alibawa sa Odette restricted areas and also namimigay kami ng mga bangka para maibalik ka agad yung livelihood ng mga nasalanta, no?
At yun, yun ang mga ginagawa namin yan. Impact doon sa Southern Lake ng sa audit-stricken areas na yun. Grabe, pati bole. Nangako ako doon na magbibigay ng 700 boats before the end of March na nagawa na para maibalik ka agad yung mga livelihood nila. Yun ang mga ginagawa ng BIPAR. For now, yun naman sa hindi naman open fishing season, nakikiusap kami na kumabas talaga yung ating mga fishermen and mga fishing vessels para meron tayong steady supply, local production. Ang trabaho ng BIPAR ay hindi importation. Kung mayroong importation, ang ginagawa namin, sinicheck namin sa if they are complying on food safety together with the other agency, no? Pero ang trabaho talaga ng BIPAR is to see to it na madagdagan yung local production. More local production. Kaya nga napakarami natin programa ngayon. At nagtatagumpay naman tayo yung MMK, Malilis at Busagan ng Karagatan, the National Search for the Most Outstanding Coastal Community, para maibalik yung productivity at sustainability ng ating municipal waters. Kasi naijan-jan yung buhay eh. So marami pa kami, meron kami action plan ngayon na patagdagan yung local production para hindi na tayo basta-basta nag-i-import. Gaya ng kung sa aquaculture, kung may mga empty fish cages, kailangan punuan muna natin siya ng, lagyan siya ng fry and fingerlings. Diba? And we were able to see na more than 700 fish cages all over the country ang ano eh, ang empty. So, may programa kami dyan, gagastos tayo ng konti, 239 million, para lang mapunuan lahat yun at ma-repair yung ibang kailangan i-repair ng mga fish cages. Doon naman sa capture fisheries, yung sa ating municipal water, kailangan natin i-capacitate ang ating mga municipal fishing, ang municipal fishing sector. Kaya nga, yung gobyerno naman, through the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagsimula ng mamigay ng 62-footer boat para maging parang light commercial siya or more than 3 gross tonnage na pwede gamitin between 10.1 and 15 of municipal waters as long as the coastal community will allow through an ordinance and with conditionalities. Parang nagtutulungan po yung municipal fishing sector saka yung ang gobyerno na mapayagan ang more than 3 gross tonnage dun sa between 10.1. At tapos yung 10 kilometers and less, kailangan na pagandahin natin, dagdagan natin ng efficiency ang ating mga 3 gross tonnage boats. Kasi hindi niya mauubos ang isda dyan sa municipal water. Pero ang isda, hindi mahuli ng sapat. Ibang, you are not optimizing catching the catchable fish. Pag sinabing catchable dito sa atin, that is science-based, within the bounds of the law, sustainable, using the right gear, properly monitored by enforcement agencies. Kaya nga, proper fishing lahat eh, pero kailangan hulihin natin yung nandyan na isda sa municipal water. Otherwise, mag-import tayo, di ba? Kasi okay. We are not, hindi natin nahuhuli yung kailangan mahuli. Yes, sir. Opo, pero katulad ho nito, meron tayong existing na tension dyan, particular sa bahagi ng West Philippine Sea. At ang West Philippine Sea ay isa sa mga sabi nga lugar na may pinakamayaman din pagdating ho sa fisheries. Kamusta na ho ba ang ano dyan? Kamusta na ho ba ang sitwasyon dyan? Dahil ho, may ilang pang mga mangingisda tayo dyan, particularly sa Masinloc na hanggang ngayon hirap pa rin na makapangisda dyan dahil dun sa mga ilang mga barko ng China na nakaposte ho dyan. Alam mo, pag-uusapan yung West Philippine Sea, hindi ako dapat sumagot nga. Pero, ang dapat sumasagot yan yung National Task Force West Philippine Sea, ang DFA, si Presidente, no? Pero, bigyan kita ng when it comes to tension concerning fisheries, hindi natin pinag-uusapan ang tension. Kasi pagkain nga ang pinag-uusapan diyan. Yes. So, oho. Pero ang nagiging daing ho kasi ng ating mga mangingisda diyan ay hindi sila makapangisda dahil restricted yung kanilang yung kumbaga yung kanilang area of fishing
eh hindi nila ma-expand, it's because merong mga nakaharanga. Hindi natin pinagbabawalan ang ating mga isda na lumabas. In fact, yung suggestion proposal ko diyan is we have to swarm West Philippine Sea with our fishermen, di ba? Eh kailangan pumunta sila doon, makita at para hindi tayo matalo sa on default, no? Yes, kailangan nandun tayo kasi traditional fishing grounds yan, natin yan, West Philippine Sea nga, kaya atin yan. Ang kailangan lang, suportahan natin ating mga fishermen, di ba? Kaya nga, pag lumabas sila, ang effective doon, meron siyang tiga-usapan na mahal yung fuel, pwede natin silang magkaroon ng fuel discount or fuel assistance. And then, of course, yung tabako ng mga enforcement agencies natin, gaya ng BIPAR, AB, police, Coast Guard, kailangan nandun para pangalagaan yung ating fisherman, pangalagaan yung mga fishing vessels, and of course yung environment na nagpuproduce ng food and minerals, di ba? So, pati ang ginagawa ng gobyerno, kailangan lang talaga na lumabas ang ating mga fisherman para hulihin yung nandun. Pag-usapan natin yung West Philippine Sea, 320,000 metric tons of fish every year ang na-i-contribute niya sa national production, local production, no? That's 7.2% only of the national local production. Yes, opo. So, parang yung fishing grounds. Kung hindi siya pumunta sa ibang fishing grounds natin, ang kailangan lang natin, hulihin yung isda. Otherwise, pag hindi natin nahuli yun, wala tayong supply ng isda, papipilitan tayo mag-import. In fact, yung hindi natin ninuli yung isda, adult na dyan, highly migratory niyan. Pag lumabas yan, di ba? Pag lumabas, tanda mo to, sir, ano? Po, pag lumabas, at the outskirts, there lies the... Apo, medyo maganda ho yung sinasabi niyo, Director, pero yung signal natin, hindi maganda. Opo. Yun ang sinasabi ko, sir. No? Baka yung ini-import ay yung bumabalik yung isda natin dito sa atin, imported, knowing na galunggong 1800 tayo, di ba? So, yes. Kailangan hulihin natin yung isda. Kung hindi, makukuha ng iba yan. Surge tax yan eh. Di ba? Kailangan manghuli tayo. So, kailangan lumabas ang ating mga isda. Open fishing season na. Para meron tayong sapat na isda na locally produced. Hindi yung galing sa labas. Pero kung hindi, mag-i-import talaga tayo. Mag-source out tayo kasi wala tayong kakayahan ng hihintay. Yes, sir. Director, pakilinaw nyo nga lang ho ito sapagkat meron hong ilang mga sabi nga mga agricultural group na nagbabantay din dito sa issue na to na parang ang tingin nila kaya daw naipipilit daw itong dahil nga bagamat naipaliwanag nyo na nga ho ito dahil batay nga sa statistics may mga pangangailangan talaga for importation pero iba ang tingin ng ilang mga grupo na sinasabi nila kaya raw iginigit itong importation is because merong gustong, sabi nga makinabang dito. Pakilinaw nga ho, Director. Lahat naman nakikinabang sa importation, di ba? Kasi hindi nga natin nahuhuli yung isda eh. Yes. Ang pinatutungkulan nila, para ma-direct to the point, meron daw gustong kumita. Ayun naman. Business yan, di ba? Business. Matagal na tayo nag-i-import. For the last 5 years, nag-i-import tayo. Kasi nga, kailangan pa natin na i-rehabilitate, ibalik yung sustainability at productivity ng ating mga oceans, di ba? Apo. Pero anyway, yan sa mga kuwan naman yan, alam mo, dalawa ang sides yan eh. Yes, pero mo, may mga grupo na gusto mag-import, impact yung group nagkakuwan talaga yan, umaabot pa sa 400,000 metric tons of fish ang gusto nila na makuwan eh. Ma-import eh. Yung isa naman natin na department para lang may merong safe merong steady supply eh 200,000 naman ang gusto. Tayo naman binabalanse natin 'yan. In fact, kami figures 119,000 metric tons ang nakikita namin na kulang. Pero meron pa kasing importation na ay meron pa tayong nandiyan sa mga cold storages na 23,000 metric tons. Meron pang darating na 11,000 metric tons. Nawal po namin lahat yun doon sa 119,000 metric tons at lumabas na 85 na lang. Tapos tingnan namin yung average
arrival ng importation natin ay 78% lang for the last 5 years. So, minultiply pa na ng 0.78 yung 85. Kaya we came up with a 66,000 metric tons of fish. Ito yun ang nirecommend namin. Pero binawasan ni Secretary yan. Ni Secretary Dar, ginawang 60,000 metric tons lang. Marami talaga ang nagsasabi na huwag na tayo mag-import, maraming isda. Pero nasaan yung isda? Hulihin muna natin, di ba? Ng aquaculture. Marami tayong isda na sa fish cages. Ay, i-harvest nyo muna at sabihin sa amin. Ibenta o ilagay sa wet market. Kasi kung hindi mo pa kinukuha yun, hindi pa counted yun. Kung hindi mo pa nahuhuli ng isda, hindi pa counted yun. There are ways to get all those fish. Gawin natin ang paraan. Pag hindi natin nahuli yun, hindi natin in-harvest yan, at and be counted, talaga mag-i-import tayo, di ba? At ito, saka naman yung CNI, opo. Anytime naman yung CNI, pwedeng i-cancel. Kung makikita natin may supply, di ba? Sa ngayon, ang ginagawa ng gobyerno, parang mayroong steady supply, sapat na supply sa wet market para hindi na tumaas yung presyo, hindi maka-apekto sa inflation. And of course, masaya yung ating mga consumers na may nakikitang isda sa wet market na available, accessible, affordable. Kumbaga, sabi nga, parang ang hamon yun dyan ngayon na director, pagkakaintindi ko, di ba? Ilagay nyo muna sir sa mga palengke itong mga isda sinasabi ninyo na marami. Bago natin sabihin na sapat ang supply ng isda. Tama ho ba? Dapat lang, sir. Nandun pa rin siya. Sa dagat pa rin siya, lumalang. Yes, sir. Huliin natin. Sa kanya nga, inihikayat namin yung mga fisherman na lumabas. Tutulungan po sila ng gobyerno na mabantayan sila. Kailangan lang sila lumabas. We protect the fisherman, we protect the fishing vessels, and of course, the environment na nagpuproduce ito mga isda na kailangan natin. Opo. Yes, sir. Opo. Anyway, Director, medyo kapos tayo sa oras pero maganda ho yung mga insights na nabigay niyo at na mga pagdilinaw sa mga issue na ating tinalakay ngayon. At sana ho ay magbigay linaw na nga ho ito dun sa mga ilang mga question ng ilan natin mga kababayan. At ito naman yung ginagawa natin para din naman sa kapakanan mas nakararami. Anyway, salamat. Yes, sir. Thank you very much. Opo. Salamat po. Yeah. Salamat po, Director. Salamat po. Yes, sir. Thank you very much. At natatawagan kami at naipapaliwanag namin. At mabuhay po kayo, Sir J. Marte Adigala and mga team tagapakinig. Opo. Salamat po. Salamat po, Director. Yan po si Director Eduardo Gongona ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Oras, alas 6:56, sapat na sandali bagong alas 7. Balita at talakayan sa DWIZ. Ay, meron pa po tayo na nalalabing 3 minuto bagong alas 7, ha? Pero nasa linya na ho natin ang senatorial aspirant para sa halalan 2022. Walang diliba kundi si Attorney Alex Lacson. Attorney Lacson, magandang umaga po muli sa inyo. J. Mark Tagala po. Magandang umaga po, Ray Mark. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Attorney, hindi kayo politiko pero sumasama kayo ngayon sa politika at ngayon tumatakbo sa pagka-senador. Kasama nga ito sina Vice President Denny Robredo at Senador Kiko Pangilinan. Nakilala rin kayo manunulat na sa mga aklat para sa bayan at ang pinakahuling libro nga yung naglalatag ng mga radikal na reforma. Ang tanong ho ito, paano ho ninyo may susulong sakaling kayo ang mahalal na isa sa mga senador ng bayan? Itong mga radikal na reforma, gayong kontrolado ng political dynasties, as we say, itong ating Kongreso, the lower and the upper house of Congress. Totoo yan, Raymark, ano? Ilang beses na sinusulong halimbawa yung anti-political dynasty bill sa Kongreso, pero hindi siya pumapasa doon sa Kamara, doon sa lower house kasi kontrolado nga ng mga political dynasties. Pero may provision kasi sa Constitution na nagbibigay ng kapangyarihan sa taong bayan na magpasa ng batas directly without going through Congress or mag-amienda ng Constitution na hindi kinadumaan ng Kongreso. At itong kapangyarihan na to, ito yung tinatawag natin na People's Initiative Petition, People's Initiative, no?
So taong bayan na mismo ang magpasa ng batas directly, hindi nadada ng Kongreso, or mag-amyente ng Constitution directly, hindi nadada ng Kongreso. Ang requirement lang nito ay kailangan makuha mo yung signatures ng at least 3% ng registered voters sa bawat distrito at 10% of the registered voters nationwide. So petition ang ano mo dito, papasainan mo. Ibig sabihin, halimbawa may gusto kong isulong na isa batas. Example, no, anti-political dynasty law. Gusto mo ito isulong. Pasainan mo ito sa mga botante. Kunin mo yung 3% bawat distrito at 10% nationwide. At pag nakuha mo yon ayon sa Constitution, isasubmit na yan for referendum. Tapos, for approval by the people, 50% plus 1 lang ang kailangan mo. So, ibig sabihin, we have never used this power before. We have never used this power of the people before na grinant ng Constitution. Pag nanalo po ako, gusto kong i-champion yan. At gusto kong isulong ang mga radical ni reforma sa ganyang paraan. Parang pintuan yan na hindi pa natin nabubuksan, or parang kapangyarihan yan, it's like a power na hindi pa natin nagagamit. Gusto kong gamitin natin yan at gusto kong i-champion yan if ever po na manalo tayo. So, yan po talagay ko ang magiging susi para ma-introduce natin ang mga radical na reforma sa ating bansa, sa ating gobyerno. Kasi po sa ngayon, totoo yan, kontrolado talaga po ng mga political dynasties ang Kongreso. At wala pong mga radical na reforma na papasa dyan sa kamay nila kasi po nandyan nga sila. Opo. Paano ba natin babanggain itong mga political dynasties na to na sabi nga dahil nga doon sa maganda yung nalatag na yung reforma, ano ho. Nga lang, talaga bang sabi nga itong mga political dynasties na ito na matagal na namamayagpag. Sa tingin nyo ba, mas dapat na isa na lamang sa talaga isang miyembro lang ng pamilya talaga ang dapat na maupo sa kanila? Actually, alam mo, almost 20 years ko nang pinag-aralan ito. Yun, no, at hinahanapan ng solusyon. May tatlong scenarios kasi dyan ng political dynasty na gusto nating ipagbawal. Mm. Ang una dyan, ito yung succession, ang sinasabi natin. Yun. Halimbawa, no? Pagka-graduate ng tatlong termino ng mayor, ang papalit sa kanya, asawa niya, anak niya, ipagbawal natin yon. Kasi pinagtatakpan eh. So, yun yung succession, yun yung first scenario. Yung pangalawa, na gusto natin ipagbawal, ito yung running in tandem. Ito yung sabay na tumatakbo, halimbawa mag-ama, mag-asawa, mayor, vice mayor, hindi maganda. No, walang hindi talaga maganda 'yon, no. Hindi maganda sa demokrasya natin. Halimbawa, governor, vice governor, mag-ina, mag-ama, mag-asawa, hindi rin maganda sa demokrasya natin 'yon. So, gusto natin ipagbawal din 'yan. 'Yun yung pangalawa, yung running in tandem. Yung pangatlo, running simultaneously. Ito yung sabay-sabay sila tumatakbo. Halimbawa, no, sa isang probinsya, ang governor ay yung tatay, ang tatakbong congresswoman, nag-iisa lang doon sa distrito, yung asawa, ang tatakbong mayor, kayong capital city, yung anak. So, isang territorial jurisdiction, pero may yung governor, yung congressman, tsaka yung mayor, isang pamilya na sa isang household lang. So, gusto rin natin ipagbawal yon kasi hindi siya maganda sa demokrasya natin. Opo. So, hindi naman natin sila pinagbabawalan. It's just that i-regulate lang natin. At hindi yan papasa sa Kongreso. Kasi hawak na ng kontrolado ng Kongreso, ang Kongreso ng mga dynasty. Mm-hmm. Pero andyan, ito yung People's Initiative. Mm-hmm. Taong bayan na mismo ang magpasa ng batas. At gusto kong i-champion talaga yan. Gusto kong yan. Mm-hmm. Sa bagay nga kung sa mga empleyado nga ng gobyerno, bawal yung nepotismo. Dapat sa mga official din, hindi ba? Oo, napakaklaro po sa constitution po natin na within the fourth civil degree po ng kung sino man po yung nakaupo, bawal po talaga. No? So, halimbawa po, kung ikaw ay presidente, bawal po kahit sa ano sa ngayon ng gobyerno. No? Tapos kung ikaw naman po ay isang head ng isang agency or isang departamento, bawal po mag-appoint ng kamag-anak within the fourth civil degree po. So, nepotism, napakaklaro po ng definition ng
ng constitution dyan, implementation mo talaga ang kailangan natin. Sobrang sama na ho ng politika ho natin ha, sa bansa ho. Dahil po yan, hindi rin po maganda ang pagkasulat ng constitution natin. Kailangan po talaga natin amyendahan po yung constitution natin. Pero siguro po, pag-usapan natin sa susunod po na kung may panahon po tayo. Opo, opo. Anyway, Tony, alam ko medyo busy kayo ngayon at kami ay nagpapasalamat sa inyong oras at pagsagot sa mga tanungan. Maganda umaga po sa inyo. Opo, maraming salamat din po, Ray Mark. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nakikinig po at taga-subaybay po ng programa po natin. Maraming salamat po. Salamat po, salamat po. Ayan po mga kaibigan, si Attorney Alex Lacson, ang isa sa mga senatorial aspirant para sa halalan 2022. Balita at talakayan sa DWIZ. Kuliman daw at magaling na yahabol pa rin. Salamat, salamat sa ating mga kaagapay. Salamat sa ating mga taga-taguyod ng ating palatuntunan. At syempre, salamat po sa inyo ang aming mga tagapakinig sapagkat kayo ang aming lakas, ang aming pag-asa na magpatuloy ho sa ating palatuntunan. At narito na ho ang mensahe ng ating chairman, Boss Di Edgar Cabagon, para sa araw na ito ng Wednesday. Ang sabi po niya, beauty attracts the eye, but personality captures the heart. Sabi niya, yung kagandahan ang nabibighanin niya na yung mata. Pero yung pagkatao, yan ho ang nakapupukaw sa puso. Ibig sabihin, mas mahalaga po ang pagkatao kaysa sa physical na kagandahan. Thank God. Love, love always. God bless you. Yan po ang mensahe na ating chairman, Boss D. Edgar Cabangon, ngayong araw na ito ng Wednesday! Walang kakalas, walang bibitaw. Susunod agad, IC Balita Nationwide! Balita at talakayan sa DWIZ!